Hello, hello mga momshies! Good morning! And to naman yung momshie Joy. Medyo meron lang akong gustong i-discuss or sana magpalitan tayo ng opinion, di ba? As a mom, siguro relate tayo dito eh. Tayo talaga rin affected and we have to voice out ano ba ang ating opinion regarding this matter. So kagabi pa to, di ba, na narinig ko yung ang ating Vice President Sara Duterte ay nag-anunsyo regarding sa school uniform ng mga bata na it's not required. So, ito, sabi daw, di ba? Public school students will not be required to wear school uniforms, the Vice President Education Secretary Sara Duterte Carpio said on Monday. So, that was yesterday. So, she pointed out that it's not a strict requirement for public school students to wear uniforms even before the pandemic to avoid incurring additional cost. Sa bagay, meron naman din siyang point regarding dito. So, all the more that it will not be required this school year given the increasing prices and economic losses due to the pandemic, Duterte Carpio said. So, school year 2022 and 2023 will open on August 22. So, definite na yan, di ba? So, with DepEd giving school flexibility to utilize distance learning modalities, blended learning, or full face-to-face classes until October 31. So, sa bagay, kailangan din natin kamadahin muna, di ba? Kasi mahirap na natin i-decide na talagang face-to-face na what if hindi pa naman tayo talagang coronavirus-free, di ba? Andiyan pa yung mga virus. So, mahirap naman natin isugal din yung ating mga anak. So, we're still under observations and that is the right thing. So, the Education Department through DepEd Order Number 34-2022 mandated that all public and private schools nationwide to hold a 5 days of in-person learning starting November 2. So, sabagay kahit nag-declare na sila o nag-release ng ganito, still, hindi natin masabi, di ba? Observe pa rin tayo sa cases ng tumataas yung COVID patients. Well, so, okay, balik tayo dito sa ating topic. Yung pagsuot ng school uniforms. Diba? Well, in ano naman dito is public school students. Diba? I'm also concerned kasi although yung mga anak ko is private naman sila. Kaya lang, syempre, as a mom, very bothered din ako. I know the feelings of other moms also. So, kaya I want to discuss it. So, okay. So, by the way, what is a school uniform ba? Diba? Literally. Well, actually, of course, alam natin lahat ng school uniform is it is a standard set of clothing, no? Na ginagamit ng mga estudyante whenever they go to school. Diba? So, iba-ibang designs yan, di ba? Depende sa kung ano yung sinet ng eskwelahan, di ba? Merong white shirt, tapos pants, skirts, and everything, may mga necktie, and everything. So, yun yung school uniform. So, by the way, next is, bakit ba tayo nagsusuot ng uniform? Para sa akin, di ba? Generally, syempre ang uniform, for me, it is a kasi iba-iba yung feeling kapag nakasuot ka ng uniform. Para talaga yung mind mo, focus ka din. Napupunta ako ng school. So, when I'm in school, ganito ang gagawin. Lalo na sa mga kabataan. Diba? So, bale, nagko-contribute to ng behavior at the same time sa isang bata. Diba? So, ang paggagamit ng uniform para sa akin, it is a part of, parang it's an affinity with learning. Diba? Kahit saan, di ba? Parang, kasi yung mindset kailangan naka-focus tayo eh. Na alam natin, pag nasa bahay, nakapambahay, di ba? Or kapag naka-jeans or t-shirts lang, alam natin, gagala tayo, layo ng mga bata, di ba? So kapag naka-uniform, talagang yung mind ng bata, focus ng bata, school ako. So ang gagawin ko sa school is, mag-aaral ako, makikinig ako sa teachers, and so on, di ba? Kahit naman tayo eh, kahit tayong mga matured one, no, parents, kapag
nasa office na tayo, iba pa rin yung feeling kapag may uniform. And at the same time, ano pa ba ang mga benefit ng paggamit ng uniform? Doon mo tayo sa advantage or benefit ng paggamit ng uniform. Para sa akin, of course, mas less gastos sa tingin ko. Kasi magkaroon ka lang naman ng dalawang pares, it's enough, di ba? Labhan and everything, hindi naman magastos yun. And at the same time, itinuturo natin yung disiplina sa anak natin. O, papasok na, so wear uniform. Yung proper wearing of uniform, and paano nila alagaan yung uniform din nila. Tsaka iba yung feeling niya na, kita ko school, naka-uniform ako pagka ko ng school. And at the same time, pag nasa outside, ma-identify din yung anak mo na talaga yung estudyante yung bata. And you have to take care of them inside and out sa premises. So, sa tingin ko, mas okay yun naka-uniform. Okay, so another thing pa, di ba? So my opinion, okay, no? So, iba naman, mas maganda kayo may uniform kasi nawawala o nababawasan yung discrimination sa bata. Kasi, ito yung masabi, di ba, na alimbawa, hindi siya naka-uniform. Magkakaroon siya ng parang inferiority complex sa classmate niya kung, yung damit niya, ang ganda, tapos ako ganito lang, parang ganon, di ba? So, para maiwasan yon, walang mahirap, walang mayaman, kapag talagang naka-uniform ka, all is fair sa mata ng bata, and that is important, kasi ang mind ng bata, hindi naman natin, katulad natin, na talagang matured enough tayo, sila, kung ano nakikita nila, yun yung kanilang observation, yun yung kanilang paniniwala. Tama? So, mas maganda na yung naka-uniform, kasi kahit papano, maiiwasan yung discrimination, kasi yun nga, kung nalang, sapatos man lang, di ba? O yung ganda ng shoes na, yun yung favorite shoes ko, tapos yung shoes ko. Imbis na mag-focus yung bata sa pag-aaral, nawala na. Parang ganun. Kasi, na-insecure na siya. Nakaramdam siya ng insecurity and inferiority complex sa classmate niya. So, kahit man lang sana sa school, is maka-feel siya na belong siya, na pare-parehos kami, na walang discrimination. Okay, so doon naman tayo sa okay lang, yung hindi naka-uniform. Of course, katulad sinabi ko, ever since, may kanya-kanya tayong opinion mga momshies, di ba? Yung iba naman, syempre, unang pambili, di ba? Hindi naman natin papipilit kung talagang walang pambili. Pero, syempre, and at the same time, mas less ang ano ng mga nanay kapag hindi naka-uniform kasi yun nga, kung ano lang yung available ng bata, sige, suotin na lang. O, diba? Okay, importante makapasok. Okay. And the same time, syempre, sa mga walang pambili, natural, kasi kahit ngayon, mahal talaga ang uniform, diba? Bibili ka ng yung blouse lang, o polo, may pants pa, tapos may shoes pa, socks, diba? So, all in one yan, lahat. Pero, still, diba? Mga dalawang pares lang naman, okay na yun. Basta wash and wear, pwede naman. So, yun nga. Sa tingin ko as a mom, kung ako yung bawa, hindi ako papayag, ang nakikita, kasi ako, na-experience ko rin when I was in college, di ba? So, syempre, pag free class na, yung sections ko, hindi ako naka-uniform. Walang uniform nung college time ko. So, dun pa lang, na-feel ko yon na talagang, kasi nang hirap, di ba? Oo nga, nagagamit mo nga lahat ng damit mo dyan. Pero, oo nga, nagagamit ko lahat ng mga damit ko. Pero, dumarating sa punto na parang, gusto kong bumili rin ng ganun. Gusto ko nang, wala na. O, di ba? So, nagkakaroon na tuloy ako ng eagerness na nagiging maluho na rin ako. Parang ganun. So, what if yung walang pambili? Diba? What if walang kakayahan? So, magkakaroon talaga siya ng inferiority complex. So, para maiwasan yun. Yun sa tingin ko. And, sa mga pumapayag, siguro dahil lang sa, yun nga, na okay lang sa kanila maglaba araw-araw, o kaya, okay lang, kung ano yung available na damit, diba, sasabihin kasi, maraming damit na nakatago lang, nakahanger lang, tapos magagamit na, okay, fine, oo, tama yun. Yung mga sapatos, at least hindi nabibili ko ano lang available dyan, hindi na kailangan bumili ng black shoes dahil mahal pa rin yun. Okay, lahat yan, lahat po ng opinion natin is valid and
walang mali. No, tayong mga nanay, alam natin what's best for our children. And ang importante naman dito at the end of the day, what's important is yung matututunan yung bata. Yung makakapag-graduate sila, makakapag-aral sila. And still, whatever the decision is, still nasa bata pa rin yun, di ba? Kung paano yung mindset niya harapin, wala naman siyang magagawa, kung ano yung in-required. And sa tingin ko naman sa ano ni Vice President Sara, required, it doesn't mean na talagang ini-implement na ito na yung final no. Inaano lang niya, it's not required na if ever na may mga parents talagang walang pambili, talagang i-accept ng school ang bata. Sa tingin ko, yun ang pagkakaintindi ko. Ha. It doesn't mean na hindi na nila required, meaning to say, whether you like it or not, may uniform o wala, hindi na mag-uniform. Hindi ganon. Don't be so literal sa pagkakaintindi nung pagkasabi ng ating Vice President. Sinabi lang niya na parang dire-diretso, itong school year, dire-diretso na, dahil nagka-pandemic nga naman, which is true, marami na wala ng trabaho, di ba, walang income. Kung talagang hindi pa kayang makabili ng uniform yung bata, tatanggapin sila ng school, no? ng teachers, papasukin sila sa eskwelahan ng hindi naka-uniform. So yun ang pagkakaintindi ko, ha. So kung yung mga ibang mga momshies, huwag magtataas ng kilay, ha. Be open-minded, be positive. So ang intention ng ating Vice President is para wala nang problema. Wala na muna, huwag na muna tayong mag-isip ng problema. Kung anong meron tayo, yun lang muna. So, let go para importante matuloy-tuloy na ang school year ng ating mga anak. Okay, Mamshies, thank you. Comment kayo, ha.